So what's up sa inyo katupange boys and girls? Ilan lamang ito sa mga play ng tinaguriang The Hurricane of Philippine Volleyball. Kalmado maglaro ngunit nakakatakot at delikadong kalaban. Isa sa itinuturing na pinakamalakas sa volleyball. Ngunit bago pa man siya maging halimaw sa loob ng volleyball court, ay marami ng pagsubok ang dumapo sa buhay ni Kat. Ilan na nga dito ang tatlong ACL injury. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nalampasan ni Kat Tolentino ang mga hamon ng buhay at patunayan sa mga tao na isa siya sa dapat hangaan pagdating sa volleyball. Si Katrina May De Lara Tolentino o mas kilala bilang Kat Tolentino ay isang kilalang atleta na Filipino-Canadian na kilala sa kanyang husay sa volleyball. Nakaukit na ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng sports sa kanyang kahanga-hangang mga tagumpay at hindi nagbabagong dedikasyon sa laro. Ipinanganak noong January 27, 1995, si Tolentino ay isang tanglaw ng inspirasyon at pagtibay. Ipinapamalas ang kanyang mga talento sa pambansa at pandaigdigang mga entablado. Taga British Columbia, Canada ang kanyang pamilya na may malalim na pagmamahal sa sports. Nagsimula ang paglalakbay ni Tolentino patungo sa kasikatan sa volleyball sa gitna ng suportang pamilyar at kahusayan sa atletika. Naglaan siya ng kanyang mga formatibong taon sa McMath Secondary School. Pinuhunan ang kanyang mga kakayahan at nagtanim ng mga haligi para sa isang hinaharap na puno ng mga tagumpay sa sports. Gayunpaman, ang tadhana ay nagbigay sa kanya ng isang hamon nang siya ay magapi ng dalawang anterior cruciate ligament o ACL injuries sa kanyang kaliwang tuhod bago pumasok sa kanyang collegiate volleyball career. Hindi naapektuhan ng mga pagsubok ang di matitinag na espiritu ni Tolentino ang nagtulak sa kanya patungo sa hinaharap. Dinala siya sa mga baybayin ng Pilipinas kung saan magpapatuloy siya sa kanyang akademikong at atletikong mga layunin sa Ateneo de Manila University. Habang naghahanda siyang bumalik sa laro noong 2015, nagkaroon siya ng isa pang pinsala sa kanyang kanang tuhod sa isa sa mga laro sa Chaquez V-League na nangailangan ng reconstructive surgery at malawakang rehabilitasyon. Sa sandaling iyon, nag-isip siyang tigilan na atlayuan ang volleyball ng lubusan. Tumanggi pa nga siyang panoorin ang laro ng kanyang mga kakampi. Kinamumuhian niya ang volleyball ng mga oras na iyon. Ayaw niya ng anumang koneksyon dito. At nag-focus na lang siya sa pag-aaral. Iniisip na rin niyang bumalik sa Canada kung saan maaari niyang ituloy ang kanyang edukasyon nang hindi naglalaro. Gayunpaman, isang pagbabago ang nangyari nang ibahagi sa kanya ng isang dating kasamahan sa koponan, si Therese Gaston, ang isang artikulo mula sa Thought Catalog. Ipinamalas ng artikulong ito ang kwento ng isang babae na sumailalim sa limang malalaking operasyon sa tuhod, ngunit patuloy pa rin sumusubok sa sports. Sumulat siya ng sulat para sa kanyang sarili na may pamagat na "To the Athlete I'll Never Be", na kung saan ay tumulong pa siya sa may akda at nagkaroon sila ng usapan sa Facebook at iyon ang nagpagising sa kanya. Malapit na ring matapos sa kanyang 10 buwang rehabilitasyon at pakiramdam niya ay mas malakas na siya. Bukod dito, ang pagkatalo ng Lady Eagles sa Lasal sa Game 3 ng Volleyball Finals ay nagpatibay rin sa kanyang desisyon na bumalik sa larong ito. Ipinamalas ni Tolentino ang pagtitiyaga at determinasyon, sumailalim sa masusing rehabilitasyon upang lampasan ang hamong ito at lumitaw na mas matatag kailanman. Nakakamangha ang paglalakbay ni Kat Tolentino patungo sa kanyang unang titulo sa UAAP, kasama ang kampiyon na koponan ng Ateneo sa UAAP Season 81 Women's Volleyball Tournament. Sa kabila ng pagtitiis sa 3 pagkabali ng anterior cruciate ligament o ACL, nagningning ang katatagan ni Tolentino habang siya ay naglaro ng mahalagang papel sa pagkamit ng 3 kampeonato ng Lady Eagles sa UAAP. Sa desisibong panalo sa Game 3, nagambag si Tolentino ng 18 points. Inilarawan ang panalo bilang kaganapan ng kanyang mahirap na paglalakbay patungo sa tagumpay. Sa pagmuni-muni sa kanyang mga pagsubok, ipinahayag ni Tolentino ang pasasalamat para sa mga hadlang na kanyang hinaharap. Kinikilala na ang mga ito ang nagpalakas ng kanyang pagnanasa para sa laro at humubog sa kanya bilang isang manlalakbay sa kasalukuyan. Matapos kansilahin ang UAAP, biglang huminto ang inaasahang pagbabalik ni Kat Tolentino sa kanyang karera na iniwan siya sa isang career crossroads. Sa gitna ng mga kawalang katiyakan tungkol sa kanyang eligibility mula sa UAAP board dahil sa sunod-sunod na kanselasyon, ang magaling na manlalaro ng Ateneo Lady Eagle ay determinadong magpatuloy sa kanyang karera sa pamamagitan ng paglalaro para sa Choco Mucho sa Premier Volleyball League o PVL.
Ang panahon ni Tolentino sa mundo ng Philippine volleyball ay hindi gaanong kapani-paniwala. Pinatunayan ng isang serye ng mga tagumpay at parangal ang kanyang napakalaking talento at ambag sa sports. Mula sa kanyang mga unang araw na kinakatawa ng Ateneo Motolite hanggang sa kanyang kasalukuyang papel bilang isang pangunahing manlalaro para sa Choco Mucho Flying Titans sa Premier Volleyball League. Iniwan ni Tolentino ang isang hindi mabubura na marka sa bawat koponan na kanyang pinaglingkuran sa kanyang presensya. Ang kanyang listahan ng mga individual na parangal ay naglilingkod bilang patunay sa kanyang espesyal na kakayahan at walang kapantay na dedikasyon sa kanyang sining. Kabilang sa mga kahangahangang parangal ang pagiging Best Opposite Spiker sa maraming edisyon ng Premier Volleyball League Open Conference at UAAP season, nagpapakita ng kanyang kakayahan at husay sa court. Bukod sa kanyang mga individual na parangal, isang integral na papel si Tolentino sa kolektibong tagumpay ng kanyang mga koponan, nag-aambag sa maraming podium finishes sa parehong mga kompetisyon sa kolehiyo at club. Mula sa pagkuha ng mga kampeonato kasama ang Ateneo Lady Eagles sa UAAP, hanggang sa pagkuha ng mga medalya sa prestihiyosong mga torneo tulad ng ASEAN University Games at VTV International Women's Volleyball Cup, laging sumasabay si Tolentino sa pagkakataon kapag kailangan siya ng kanyang koponan ng pinakamarami. Sa patuloy na pagsusulat niya ng kanyang kwento sa mga pahina ng kasaysayan ng Philippine Volleyball, si Katrina May de Lara Tolentino ay tumatayo bilang isang simbolo ng pagtitiyaga, talento, at sportsmanship. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang batang atleta na nalampasan ang mga pagsubok patungo sa isang veteranong inspirasyon sa susunod na henerasyon ay naglilingkod bilang patunay sa transformatibong kapangyarihan ng pagmamahal at dedikasyon. Sa bawat spike, block, at serve, binubuhay ni Tolentino ang diwa ng isang tunay na kampiyon. Iniwan ang isang hindi mabubura na alaala na magbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga atleta sa hinaharap. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay pakilike naman po at mag-subscribe ka na rin po sa channel na ito at i-click mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat po!